sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. We should always be prepared. Now, Daniel pa rin. No power, no influence could sway them from principles that they had learned in early life. Yan. Kailangan nyo yung palangan. Mag-aral tayo ng banal na kasulatan, mga kapatid. Now, dumarating ang panahon. Sinabi ng lolo ko, kung ako ay elementary, na malapit nang dumating ang Panginoon. Elementary, ako po 1979. Ako ay grade 2. Tama ba? 1979, grade 2. Sabi ng lolo ko, boom! Maghanda ka at malapit nang dumating ang ating Panginoon. Okay? Naalala niyo yung Target 85? Ha? Naalala niyo yung mga pagpunta dito ni Carter, John Carter? Okay? Marami po ang nabigyan ng panahon na yun. At hindi ko alam kung si Jaime Cardinal C na ang nagban. Sinabi, huwag na nating payagan si John Carter na magpunta dito. Dahil napakarami po kasi mga pare at mga madre ang nabinyagan. Okay? Dahil talagang masigasig siya. Ipinakita niya doon sa kanyang colorful na blackboard. No? Kung sino yung 666. Wala akong takot. Wala akong takot. Sinabi niya na yung phone. No? Yung paper system. Ito ang Antichrist. At marami ho ang nabinyagan, mga kapatid. Yung lolo ko, sabi niya, malapit nang dumating ang Panginoon. Sabi niya, malapit nang dumating. Okay? Ilang taon na ang nakaraan? 85, 95, 2005. 30 years na ang nakaraan. Hindi pa rin dumating ang Panginoon. Pwede ba natin sabihin, ako parang wala na. Hindi na dadating. Alam niyo po, kung sinabi ng lolo ko noon sa akin na malapit nang dumating ang Panginoon, ngayon po ay malapit nang dumating. Kung malapit na noon, ano ngayon? Mas malapit ngayon, mga kapatid. At nakikita natin yung signs. No? Ang mga tao ay nagpapabaya. Mahal nila yung kanilang mga sarili. At ang mga tao ngayon, wala nang pakialam sa ating Panginoon. Wala nang pakialam sa religion. Nagiging secular na ang mga tao ngayon. Lahat. Kapag kayo ay naglagay ng text dyan, wala na, hindi na pinapansin. Kapag kayo ay nag-invite para sa crusade, wala na. Hindi na pinapansin, mga kapatid. Kaya ganyan ang nangyayari. Oo, mga kapatid, kailangan tayo maging handa. Kaya nga, binasa natin, let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity, till I come. Give attendance to reading, exhortation, to doctrine. Okay? Oh, paano natin mga kapatid, nagbabahagi ang pabalita ng ating Panginoon kung tayo mismo hindi natin alam ito? How can we share something that we don't know? Okay? Ako po ay hindi marunong magluto ng kare-kare. Kapag ako ay hinihingan nyo na magluto ng kare-kare, magiging tinola ng kare-kare ninyo. Hindi ho ako pwedeng pumunta dito at mag-demo kung paano magluto ng kare-kare. Bakit? Hindi ako marunong. Now, how can you expect yourself to share the gospel if you don't know what the gospel is? Okay?
So tama po yung sinasabi dito, let no man despise thy youth, but be thou example. Give attendance to reading, exhortation, and to doctrine. Mga kapatid. Mamang hapon, magtutuunan natin ang pansin. Kung ano yung mga dahilan kung bakit hindi tayo nagbabahagi ng pabalita ng ating Panginoon. Ano mo ang mga dahilan? Mga kapatid. Pero ito ang nice ng ating Panginoon sa atin. Alam niyo po, kapag ang inyong panalangin ay kayo ilipigan ninyo, i-analyze po ninyo mga kapatid. Ano ang laman ng inyong mga panalangin? Okay? Ang sabi ni Ellen G. White, kapag daw ang laman ng ating mga panalangin ay, Panginoon, sorry. Panginoon, patawarin po ako na gawa ko ito. Panginoon, naulit ko na naman yung aking kasalanan. Yan, pag ganyan po daw ang ating mga panalangin, yan ang dahilan po niyan ay hindi tayo nakikibahagi sa evangelism. Bakit? Ganito po kasi mga kapatid. Kapag tayo ay hindi nakikibahagi sa evangelism o sa pagbabahagi ng pabalita ng ating Panginoon, ang nangyayari ay lagi tayong manhina sa ating pananampalataya. Nahuhulog tayo sa mga pagsubok lagi. Bakit? Wala tayong ginagawa para sa ating Panginoon. Pero alam niyo po ang sabi ni Ellen G. White, if our life is engaged in evangelism, what would be the prayer? Ano ang magiging panalangin natin? Oo, makikita natin kung paano tayo inaakay ng ating Panginoon. Makikita natin yung mga mirakulo na ginagawa ng ating Panginoon sa buhay ng mga tao. At ang ating magiging panalangin, mga kapatid, ay ganito. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, pinupuri namin kayo dahil sa inyong mga mirakulong ginagawa. Maraming salamat, Panginoon, dahil binabago niyo ang puso ng aming mga interes at sila ay tumatanggap sa pananampalataya at kayo ang kanilang pinupuri. Ganito po, mga kapatid, ang magiging panalangin natin. Kung nais niyo na mabago ang inyong panalangin, engage in evangelism. Now, ako po ay nakarinig ng isang panalangin ng isang kulturtor. Mga kapatid. Hindi ko sinasabi na hindi siya nagkakasala. Okay? Hindi ko sinasabi na tama lang din yung kanyang ginagawa. Pero ano po, kapag kayo ay kasama ng isang literature evangelist, ang ganda po ng mga panalangin nila mga kapatid. Ang panalangin nila ay punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pananampalataya, at punong-puno ng papuri sa ating Panginoon. Bakit? Dahil nakikita nila ang kamay ng ating Panginoon na sila ay inaakay, sila ay lumago, at sila ay nagiging successful sa kanilang mga ginagawa. Kaya nga po mga kapatid, ang sabi nito, be an example in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Napaganda ang sinabi sa akin mga kapatid. Timothy, 1 Timothy 4, sa aking pumpag, babasa ng sulat ni Ellen G. White. Ito po ang aking nakita. A call to you. Basahin po natin, mga kapatid. God wants the youth to become men of earnest mind, to be prepared for action in His noble work, and fitted to bear responsibilities. God calls for young men with hearts uncorrupted, strong and brave, and determined to fight manfully in the struggle before them. Okay? Oh, mga kapatid, ito ang nais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin.
tayo man ay kabataan, tayo man ay matagal na sa pananampalataya. God wants and calls for man, for men hearts uncorrupted, strong and brave, and determined to fight manfully in the struggle before them. Paano natin magagawa ito sa pamamagitan ng pangyarihan ng ating Panginoon? May dahilan ang ating Panginoon, kaya nais nito. Una, that they may glorify God and bless humanity. Ito ang nais ng ating Panginoon sa atin. Purihin natin siya at tayo ay maging pagpapala sa sansinubong. If the youth would, ano ang dapat natin gawin? First, make the Bible their study. Would but calm their impetuous desires and listen to the voice of their Creator and Redeemer, they would not only be at peace with God, but would find themselves enabled and elevated. Hindi lang po sa dictionary yung enabled, ennobled, and elevated. Magkakaroon ng dignity and honor. Okay. So ano ang dapat natin gawin? O tayo ang magbasa ng banal na kasulatan, tayo ay mag-aral nito. Okay? At italaga natin ang ating sarili sa ating Panginoon at magagawa natin purihin ang ating Panginoon, i-glorify ang ating Panginoon at tayo ay maging pagpapala sa sansinuko dahil ang ating Panginoon ang siyang magbibigay ng kapangyarihan sa bawat isa sa atin. It will, tayo pa rin, tuloy-tuloy sa pagbasa from Ellen G. White. It will be for our eternal interest to give heed to the instruction in the word of God, for they are of inestimable importance to you. Be wise and consider what will be the result of leading a wild life uncontrolled by the Spirit of God. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth the flesh shall reap the flesh and reap corruption. Okay? So ito po, mga kapatid, ay paalala sa bawat isa sa atin. Nais ng ating Panginoon na tayo ay mabuhay dito sa mundo, na pumupuri sa Kanya at nagiging pagpapala sa mga tao ating nakakasalan. Ito ay gawain natin. Hindi maaaring pumunta ang ating Panginoon o hindi bababa ang ating Panginoon para mamigay ng pagpapala. Hindi bababa ang ating Panginoon dito para magsalita ng mga pagpapala o ng ibahagi ang salita niya. Hindi bababa ang ating Panginoon dito para ibigin ang ating kapwa. Ano ang dapat natin gawin? O sabi doon, naalala ko sa isang awit, we are His hands. We are His feet. We are His voice. And we are His heart. Okay. Tayo ngayon yun. Umalis ang ating Panginoon at hahanda ng ating dakong malalagyan, tayo naman ngayon binigyan ng responsibilidad ng ating Panginoon upang ibahagi ang pabalita, ibigin ang ating kapwa, tumulong sa kanila at maging pagpapala sa mga tao at ating nakakasalan. Mga kapatid, ito ay mahirap gawin. Subalit sa tulong ng ating Panginoon, ang bawat isa sa atin ay magkakaroon ng kapangyarihan upang tayo ay maging pagpapala sa ating tayo. So, bago ito ang panalangin ko, italaga natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Paggamit tayo sa ating Panginoon upang sa ating panahon dito sa mundo ito, magiging handa tayo na manirahan doon sa langit na bayan at sa ating paghihintay sa Kanyang pangalawang pagdating, magiging pagpapala tayo
sa kapwa na ating pong nakasalan. Pagpalain tayo na ating Panginoon sa umaga.